Hello guys, welcome to another episode of Richie TV. Our topic for this video is 5 ways on how to win an argument. So, kiko ba yung tao na madalas naiinkwentro sa mga argumento, madalas ka napapa-away, or nakikipagsagutan ka? Maybe this video is for you. If you know someone who needs this video, you can tag them or comment their names below. So, I would love to help kasi ganyan din ako before. But thankfully, someone told me this principle kaya nakatulong siya sa akin. Number one is choose your enemy or choose your battles. Sun Tzu principle, di ba? Alam niya, art of war. Kailangan alamin mo muna yung makakalaban mo, makaka-argumentuhan mo. So, hindi lahat kasi kaaway mo at hindi lahat kailangan mag-enter ka ng argument with kasi minsan, pag kung ang tao, ito yung checklist kung siya yung drunk, lasing, emotional person, lagi na lang matampuhin, broken-hearted, and hater. If pag makikipag-argue ka sa isang hater or negative people, hindi ka talaga mananalo. And finally, if it's your wife. So, mahirap katalunin talaga yun. Totoo yung wife ko habang sinasabi ito. Now, you really need to know who your enemy is. Kasi sayang din yung oras kung alam mong talo ka. And, or kung alam mong hindi ka, you can never prove a point kasi mas aware siya doon. Which leads me to now. Second tip natin is that choose your topic. Hindi sa lahat ng oras alam mo and no one knows everything. So, kung kaya mong i-prove yung point mo with facts, hindi lang basta sabi-sabi and all, then tell it. Say it to that person. Pero kung hindi naman at hindi mo siya alam, mahirap manalo doon. So, ang mga topic na dapat mo rin iwasan, politics, religion, and kung saan kayo kakain ng girlfriend mo or wife mo, hindi ka, mahirap talagang pag-usapan yun. Hindi ka, ayain mo dito, hindi pwede, nakakain siya. Basta, choose your topic. And especially, when it comes to battle of opinion, well, most of the time naman yun naman yung cause ng argument, tandaan mo na wala talagang nananalo or natatalo kasi opinion is your freedom of expression. Parang you're taking away the freedom from that person once you force them to believe on your ideas. So, allow them. Win them first before you say something. Number 4 is tonality. We all know this. It's not what you say, but how you say it. Kung ikaw yung tipo ng tao sa isang argumento, laging sumisigaw, laging you're cursing, chances are ikaw yung tipo ng tao na emotionally unstable, and chances are you will lose the battle because calmness always wins. Yun yung paniniwala ko na nananalo yung taong kalmado. And sa isang argumento kasi yun ang malalaman mo agad na natatalo na isang tao pag nagpapanik na siya, mataas na yung tono ng boses niya, kung ano-ano na lang sinasabi niya based on his or her emotions. So you need to be calm. And tonality, minsan may tinatawag na mirroring malalim na yun, pero ikaw yung magsiset ng tone. So number 5, ito yung favorite ko and I've been practicing this principle many years now. Kasi someone told me this and akala ko kasi yung misconception ng argument is all about winning and losing. Again, it's not about that. An argument happens because you want to reconcile. Again, it's not about winning or losing kasi sabi nga ni Maya Angelou, life is all about relationship and the rest are just details. So, relationship matters. If you win an argument but you lose the person, chances are talo ka pa rin kasi makakonsensya ka and you will realize maybe you have done something wrong. You maybe say something bad to that person kaya he feel ashamed or she feel ashamed of that. So, that's it. I'm Vinci Guzo. You're watching Vinci TV. Be inspired, stay inspired, be inspiration. Choose to be kind. You say you really want me like I want